Good morning mga idol, ito na naman tayo sa pinaka-final, no? Sa color tayo. Ito yung pinaka-parang two of the day natin dito. So, itong sa number 1 yun, medyo bubusasihin lahat tayo. Medyo malabo yung sa atin, ano? Malabo yung kuha natin. Kasi nga, medyo dito tayo sa may gilid, hindi tayo nakapwesto sa, ito yung number 1 sa una. So, siguro, sa next time na lang natin babaguhin yung setup dahil ang daming tao eh. Tapos may mga hindi nakapagpwesto kaya umuwi na lang. Medyo mas maliit yung ano yung pinakalugar kaysa sa dami ng tao. So may maraming may mga iba na hindi rin makapagtato. Ako lang ang model yan. Ito yung number 2 yata. Yeah. So siya yung kilala natin yung mukha niya. Ginawa niya black gray, yung pinakamata. Tapos, kabuuan niya, puro color din siya. So, maganda yung pagkakabagsak. Maganda yung pagkakabagsak nito. Kahit pa paano, yung black and gray niya sa mata, medyo sumingit dun sa color ng mukha. Tsaka plus pa yung mga mabusisi na kulay. So, sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa akin, please, pakisubscribe nyo yung akin YouTube channel, Boy Tragadyo. Like na rin ninyo. Tapos mag-comment kami kayo ng konti para sa ganun eh malaman ko yung siyempre alam ko naman yung diferensya ng video natin medyo malayo ang kuha. Pero okay na yan siguro sa susunod na lang pagkasamahan na natin ang picture. Medyo alam naman ninyo siguro crowded ang ano eh ang mga kumukuha ng video. Kaya sa akin medyo nalito na ako eh. Hindi ko na malaman yung pagsunod-sunod ng video. Mahirap magkuha ng video pag maraming tao. Ito si Chicken sa likod. So, ito si I think parang siya na ito. Diba yung muna pa ito? Yan, si Thor. So, ang ganda ng pagkakaportrait niya. Spada yung dala. Ganda ng pagkakaportrait. Ewan ako, nagkamali lang ako ng tingin. Kasi, hindi ko na matandaan yung sunod-sunod na. Ang dami sumali. Napakadami sumali. Sa black and gray lang siguro mayroong mga 3 po tapos yan mga 17 sila nyan pera pa yung mga small pera pa yung newbie yan. Kaya nakakalito rin eh. kahit sila nalilito sila sa bilang nung pagpasok ng mga klaano ng mga manlalaro. So, kung papapansin ninyo, binubusisi talaga yan. Ito talaga mga ganyan talaga ang jets. Binubusisi namin yung outline. Kasi kapag kumisan, nakakita ka ng outline na medyo hindi magkaduktong. Tsaka medyo putok. Medyo parang pumuputok siya. Sa bagay, kahit paano kahit ako nakagawa ko ng ganun lalo kung hindi na rin hindi rin maganda yung balat. Kaya namin hindi kayo yung balat. So, yun ako. Natin. Ito parang siyang weird yung dating niya, diba? Babae, then nagkukumakain siya. Medyo alam niyo, yung mga sa computer ngayon, madali na lang mag-edit. E-edit ninyo sa computer kung ano yung gusto ninyo itato, diba? Saka pag-iisahin na lang. Ang kailangan lang ninyong gawin, matutunan yung pacing. Yung nakaharap siya, kung saan nakaharap yung tao. At saka yan, at saka yung tawag natin na ano, kombinasyon ng kulay. At saka yung pinaka-importa, yung pagsalpak. Nung tawag, tracing. Kasi yun, kumisan, pag sinalpak ninyo yung tracing at tumama sa muscle, magbabago yung mukha, lalo pag portrait. So ulitin ko ha, itong kasing ginawa natin, parang ano to eh. Tinanggal ko yung sounds ng event kasi maka-copyright ako eh. Maka-copyright ako, tapos kung papatungan ko naman, lalong gugulo yung sounds. Kaya itong naisip kong paraan, di ba, tinanggal ko sa Atlant Sound. So ako ngayon magko-comment, di ba, parang ako na rin yung magja-judge. Eh, hindi, comment lang naman to.
So ito na, kita tayo sa anong number na to? Yan. Medyo kumisa nalilito rin sila sa number eh. Natural lang naman yun sa sobrang dami. So ito yung 17 to eh. Ang sumali rito sa kategory nito 17. So medyo siksikan at yung mga tao medyo crowded na. Kaya at kanina pa rin kami. So ito yung ganda rin nito eh. Simpleng-simple yung ginawa nila. Ginawa ng artist dito. Tribo to. Ang ganda ng pagkakagawa. Makinis siya tapos hindi masyadong makulay. Kasi ang ginawa niyang background light dark blue eh. Tsaka part sa mga blue kaya maganda siyang tingnan. Tapos realistic. Realistic to. So yan yung problema dyan. Kung may set kasi kailangan dinisan nyo yung tato pag-akyat para di na sila naabala. Pero kapag kumisan din, medyo hindi may iwasan yun eh. Kung kailan pa nasa taas ka pa nagmo-moist yung tato. So ito yung design nasa cellphone. So kinukumpara nila. Kaya mas mahirap mangopya kaysa gumawa ng sariling design. Kasi pag nangopya ka, meron kang mali. It's natural. Kukopyahin mo isang bawat detail eh. Maliban na lang kung sasabihin ng model nyo, binabago tong parting ko, bago tong parting to. Ito lang kinuha namin. Yan. Tapos ngayon, yung judge, hahanapin ko ano yung binago, nasaan yun. Yan ang problema doon. Kaya ako minsan, sa akin, pag ako nag-judge, hindi naman ako ganun kabusisi. Ang ginagawa ko, kung accurate ba yung mga inilagay mo doon sa tato at saka yung kulay, hindi magulo. Yung pagkakagano, kasi minomotified nung artist yung kanyang design. So, ito na sa 7 na to. Ito na, sino ba to? Parang si Cleopatra, no? Kasi alam ko may moving gagawin na revive si Cleopatra. Ayan. So, balik tayo dun sa pag-mamotified na design. Pag minotified ninyo, obligado, tadalin nyo rin yung isang item na minotified ninyo. Tapos, pag sinabi na walang kinopyahan, yun ang pinaka-the best, nasabihin nyo na minotified po yung gilid tsaka yung taas at wala na po kaming kinopyahan dun. So, hindi na hanapin nung judge, yung pinagkopyahan nyo. Pero kung minsan, nasabihin nyo na, picture, ayan naman, pinicturean nyo ba? Hindi naman na ganun siguro kakomplikado yung pag-judge. Kasi ang pag-judge kasi, kapag ako nag-judge, sinitignan ko yung accurate ba lahat ng inilagay. At saka yung kulay. Sapat na yun, kahit na hindi ko makita yung kopya, basta nagagandahan ako sa kanya. Kaya hindi katulad ng old school na to. Halatang kailangan kasi ito, katulad ng old school na to, maaaring siya drawing, computer, pinrint. Kaya kailangan na andyadyaan yung design sa tabi mo. So, kumisan kasi mayroong mga tropa na medyo magaling na sa ganyan. At saka sina-challenge nila yung wala silang pinagkokopyahan na design. Challenge sa kanila yon, kasi pag inilagay nila doon sa balat yun, karapang mas madali sa kanya. So siguro, pag maganda naman yung tattoo mo, hindi na kailangan hanapan pa ng ano eh. Alam na kaagad ng mananato yun, lalo kung mananato siya. Alam na kaagad na hindi na kailangan reference pakita dahil sa kabisado niya na yung design. Nakikita niya na yan sa Google. Siyempre, judge ka, marami ka, malawak yung research mo. Alam mo kaagad yung design. Lalo na pagdating sa mga pelikula, sa mga pelikula ngayon na lumalabas siya ng mga lalo Marvel. Yan. Nagdala siya ng mga sinasama sa tattoo. Doon sa akin, comment ko lang, opinion lang naman. Iba-iba kasi ang utak ng pagja-judge. Iba-iba ang
pag-iisip o kategorya ng isang pagjudge. Ang tatlo. Oh, ito naman si siya. Meron siyang busal sa bibig eh. No? So, katulad nito mga ganito. Kalamitan nito eh, ano. Yung dinadagdag na lang nila. Yung iba pang pwedeng idagdag. Mahanap sila ng paraan, i-express nila yung nasa isip nila. So, yan. At kung titignan ninyo, tinitignan talaga nila yan. Sa akin na tinitignan ko naman yung kung may sugat. Kapag ako nag-judge, ang tinitignan ko lang yung sugat. Yung sugat ng karayeng, yung tama ng karayeng, at saka yung pantal. Pero sa design, basta maganda na yung itsura niya, kahit na hindi ko na tinitignan yung reference, okay na sa akin. So maganda yun yung isang ano. Pero medyo ano, kulang sa, parang kulang siya sa ano, sa kulay o dark. So ulitin ko, opinion ko lang to, comment lang tayo. Doctor, or string yata ito. Ito yung sa marble eh, di ba? Medyo mas gusto ko marble kasi sa DC. Eh DC parang hindi nagkakatugma yung mga heroes. Itong marble medyo okay. Kaya simula rito sa may likod ko, papunta ng puno yan. Tapos yung asap namin, red light na dalawang malaki. So, nakaka-apekto yun sa pagtama sa tato. Ito maganda to. Medyo pumaling lang yung pinaka, yun ang sinasabi ko sa'yo, medyo pumaling yung bandang noo niya kasi tumama doon sa papuntang muscle, pagitan ng muscle tsaka buto. Yan. So, sana, pag ano talaga, hahanapan mo siya ng ano eh, ng lugar. Kaya lang, pag yung magandang stencil mo, malakas kumapit, pag nilagay mo na yan, ang hirap na tanggalin eh. Pag tinanggal mo, tas ilalagay mo ulit, medyo magula na. Sobrang gulo na. Maguguluhan ka na. So, siguro po, pwede naman to. Pwede naman siguro na kung ano eh. Kung maganda stencil mo na sa bahay, wag na sa ano. Kung medyo malapit lang naman yung bahay niyo, meron kasi, nasa Bulacan kasi kami, ini-stencil na namin sa bahay para pagdating dun sa event, titirahin na nila. Yung mga tropa, kasi hindi naman ako masyadong nagkakuan sa masahal sa competition eh. Halos nood lang ako, judge. Ito ang ganda nito. Percature, cartoons, di ba? Nilagay niya lahat yung gusto niya ilagay dun. So siguro ito kung maganda kuha natin, maganda ang ano nito eh. Ang tama nung kulay. So, ang ganda ng ano ng tapos niya. So, thank you ulit. Kung sana ma-subscribe ninyo ako, Boy Tragadyo. Sa FB, meron din po ako. Pakisundan na lang po ako. At comment na rin kayo. Sa YouTube naman, Boy Tragadyo din. Medyo Boy Tragadyo. Yung logo ko, yun ang ginagamit ko. Mix vlog. Boy Tragadyo, mix vlog. Pag tinipe niyo, sigurado, nakikita niyo ka. So, itong 13, medyo nagulo na ako eh. Sa bagay yan, no? Ang ganda niya eh, di ba? Parang mechanical robot ang dating niya. So, ito sila. Tingnan yung likod ko. Napakadaming tao sa likod ko.
Pero pa rin nandito. Kaya medyo hirap tayo kumuha ng video dahil nga sa marami rin mga tropa na kumukuha ng video. So ito 14. 13 yung kanina, 14 pa. Ito medyo, ito wala ka na masasabi rito eh. Kasi pang nangyari sa kanya para siyang pinating. Iba talaga kasi itong tumira nito. Parang magaling na to eh. Kasi yung balat hindi siya nagpantal kahit sa gilid. Alam natin medyo merong artist na gumagaang daw ang kamay. Parang ano eh, parang nagpapa-inyeksyon. Yung kumisa parang bakit ang sakit ng inyeksyon na to. Pero sa iba, parang hindi mo nga ano eh, hindi mo nga naramdaman, diba? Parang ganun sa tato eh. May magaang, may pabigat ng kamay. Kaya kumisa, limbawa masyadong mabigat ang kamay mo, hindi tatagal yung one mo, yung model mo dahil nga sa masakit. Ito naman si Michael Jackson. Yan. Michael Jackson. Kahit na ano eh, kahit na hindi mo kilala yung, hindi mo siya gaano nakikita na maliit siya. Dahil sa misa nakita ko yata ito sa ano, kaya natatandaan ko yung mukha. Kasi masyadong malayo na yung mukha ni Michael Jackson dito nung bata siya. Yan. Kaya kailangan lagyan yung MJ. Dahil sa mga hindi nakaabot kay Michael Jackson, hindi nila malalaman si Michael Jackson yun. Dahil ibang mukha ni Michael Jackson nung lumaki, siyempre iba na niretoke. Yung ilong na ilong pa lang, iba na. So yung picture na yan, ibig sabihin matagal na. Matagal na yung picture na yan. Tapos, oops, pare, Michael lang. Yeah, si tropa, tahimik siyang nanonood sa event. Mga tropa tayong mga collector na mahilig manood ng event. At isa pa yun, nakakapagsuporta sila sa mga tattoo artists at saka mismo doon sa event. Dahil kung mapansin ninyo, may mga tropa tayo na may ink sa mata, may ink sa mukha, sa leeg. Yan. Isa sila sa mga tattoo collector. So thank you sa naroon sa brothers. Yan, yung dalawang magkapatid na yan. Masyado masipag yan. Meron silang shop doon sa Magsaysay Drive o Longa po. Sa number 1 Magsaysay Drive sa taas ng mismong Goldilocks, kung di ako nagkakamali. Sa pinakamain gate yan. Ang isang, number 2 nilang shop yan. Tapos number 1 yata doon sa may 14 gate yan. Sa 14 gate lang, meron silang shop doon. Madaling hanapin. Halos malapit ka na sa Gordon Avenue. Pagitan yata ng Gordon Avenue tsaka Jones. Okay. Kessing at Jones yan. Na-shop sila dyan. Na-shop sila tsaka mga shop na tatuan tsaka supplier ng mga kailangan sa pagtatato. Yan. Ayan si Sadek. Yan. So, pansin nyo, no? Medyo tahimik yung mga jets, diba? Pero, siyempre, yung maingay dyan yung mga nasa likod, eh. Sa pangilan na to, ito natin siya, pangilan na to. Michael, ito yata pag 17. Ito na pang 17 na to. Yan, pinakahuli na yata yan. Tapos, awarding na sila. Konting oras lang, then awarding na. So, ulitin natin, ano, pagkuha natin ito, hindi tayo nasa gitna ng lamesa. Nasa gilid tayo. Kaya kung ano man yung pagkakuha ko ng video, hindi tayo makakuha ng picture, video, medyo singit lang. Kasi iiwasan natin na makaistorbo sa mga jets. Pero sa susunod, mag-jets na tayo. Para sa akin, doon tayo sa dulo. Gagawa na rin tayo ng sarili natin ng spotlight. Pero na tayo kasi magdadali na rin tayo ng sariling spotlight tsaka mga backup na charger. Mga backup. So, ayun na. Medyo bigyan lang nila tayo na binibigyan lang natin
sila ng 10 minutes tapos judging pa. Ay, kay Miss Jo nga pala. Miss Jo, shout out sa'yo. Wala, hindi tayo nakapag-banding. Awarding time na tayo. Hindi tayo nakapag-picture. Next time na lang. Model number 14! Congratulations, folks! Model number 14. We listen, Jeffrey Master Glide, you wings and your pop culture, Shubini, Kofi Lakel Kosh. Alright, congratulations, folks! We'll be right back.
Are you ready for the best? Said, are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. And I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you want it. I just do this shit cause I know that I want it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way, huh? Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Hey. Say. I'm gonna let that 808 right out though. Yeah.